So ngayon mga loves, ipapakita ko sa inyo kung paano ako magluto ng beef caldereta. Ayan. So una natin gawin ay magpainit tayo ng kawali at maglagay ng oil. Tapos i-fry natin ito ating mga vegetables. So yun, until mag-golden brown. Yung purpose ko pala, bakit ko ito i-fry itong ating mga vegetable, para po hindi siya madurog mamaya paghalo natin sa ating beef. Ayan. At syempre, i-fry din natin ang ating bell pepper or capsicum. Pagkatapos, magdagdag din ng konting oil mga loves. Tapos, igisa natin yung bawang at sibuyas until mag-golden brown na lumabas yung kanyang aroma. Ngayon, igisa na natin yung ating 1/2 kilo of beef. Ayan. Halo-haloin. At mag-add tayo ng mga seasoning dito. Magic sarap, black pepper, at salt. O, depende sa inyo kung anong gusto nyong i-add na mga seasoning mga loves. Ayan. At halo-haloin ulit. Pagkatapos, takpan. After 5 to 10 minutes, ito na mga loves, lumabas na yung katas sa ating beef. So, ngayon haluin lang natin at magpantay-pantay yung pagkaluto sa ating karne. At hintayin na naman natin ang 10 to 15 minutes. Ayan mga loves, as you can see, dumami yung sabaw sa ating niluto. So, ngayon halo-halo lang para maging pantay-pantay yung kanyang lasa at mag-absorb talaga yung mga seasoning na nilagay natin. So ngayon, pakuluan lang natin ng 15 to 20 minutes para lumambot. Ayan. Tapos ng 15 to 20 minutes, ayan, unti-unti na pong natuyo yung ating niluto at lumabas yung kanyang sariling oil. So halo-haloin lang natin para hindi dumikit. And then dito, pwede na tayo mag-add ng soy sauce para mas lalong sumarap at mas lalong maglasa yung ating caldereta. Itong pagluluto mga loves, hindi basta-basta nagluluto lang tayo. Kailangan talaga may halong pagmamahal at feeling para mas lalong sumasarap yung ating niluluto. Ika nga, may kasabihan, ang salitang pagmamahal ay hindi ko yan pinag-aralan, pero sa'yo ko yan natutunan. Ganon. O diba, naghugot-hugot pa si Akets. So ayan, halo-haluin lang natin para mas lalong sumasarap yung ating caldereta. Kung nga pala mga loves, baka sabihin nyo po na hindi pa malambot yung ating beef. Malambot na po siya. Ano, kasi yung beef nila dito hindi na kailangan ng matagalang paglaga. Ayan, malambot yung ano nila dito, karning baka. So ito, hinaluhalo ko lang at hinintay ko lang talaga mas maraming oil na lumabas at mag-golden brown yung ating karni. So ayan, pinisil-pisil ko siya dyan, sinabihan ko siya, okay ka na ba? Pwede na natin ihalo yung ibang sangkap. Ganarn, mag-imot-imot tayo oy. So ito na, nilagay ko na yung tomato sauce at saka green peas. Halo-halo si Akets. Makaka-unlearize na naman tayo nito mga loves. Masira na naman yung plano natin na mag-diet. So dito na, ihalo na natin yung ating vegetable. At nilipat ko pala ito sa malaking calderin. Kasi yung kawali, hindi kasya. At hindi ako comfortable sa paghalo-halo. Ganon. Pagkatapos, haluin ng mabuti para mag-absorb yung lasa at pakuluan ng 2 to 3 minutes at hintayin lang. So ito, optional po ito. Pwede po tayo mag-add ng milk like coconut milk or ibap. Sa akin, ibap po yung linagay ko para mas larong sumarap at malinamnam yung ating caldereta. So sa inyo po, depende po sa inyo kung lagyan nyo. Ito kulang pa po, ito pwede po lagyan ng liver spread. Ayan, at then, ayan. So ito na po, iba-iba po tayo paraan sa pagluluto. Kaya, ganito po ako magluto. Ganon. Ito na po yung ating beef caldereta. So ready na po yung ating kanin at mapapa-unlearize na naman tayo nito. So maraming salamat po sa inyong pagpanonood at ingat po kayo palagi. God bless.